What's up, mga boys? So, pumunta tayo ngayon ng LTO para magparehistro dito sa ating motor. Dahil, ang alam ko, ang expiration ng motor natin is June. So, ang uwi kasi natin sa Manila, sa Taguig, is second week ng June. So, sinabi kasi ng pinsan ko na konti lang daw nagpaparehistro dito. Ooh. At saka mas malawag kasi dito, mga boys, dahil MGCQ na kasi dito sa Pangasinan. Kesa antayin pa natin na sa Manila pa tayo magparehistro. So, na-experience ko kasi yung registration last year. So, talagang napakarami schedule. Unlike dito, sabi nila, within the day daw makakapagparehistro ka na. So, eto, malalaman na natin, mga boys, yung nasita sa atin, kung alam niyo yung previous video natin, yung nahuli tayo sa, hindi naman tayo totally nahuli, yung na-checkpoint tayo sa Kalumpit, Bulacan. Yung ating blue water at saka itong ating side mirror, ayan. So hindi ko na pinalitan, hindi ko na rin tinanggal yung ating blue water. So titingnan natin kung papasa nga ba to sa LTO dito sa Pangasinan. So the rest, mga kuys, wala na akong tinanggal dito. Pero naka-stock knobs pa rin tayo. Pero yung sa left caliper, hindi ko na rin tinanggal. Pati yung kulay, hindi ko na rin binago. So, kung ano talaga yung nakabit dito, mga kuys, as is na yon. Para makita natin kung ano yung sasabihin ng LTO. Sayang nga, mga kuys, mas maganda nga sana kung naka-sniper mags tayo para may pakita talaga natin. Kasi yun naman talaga yung ginagamit natin kapag bumabiyahe. Ito, nag-stock mags lang ako kasi nga dapat maglalaro tayo kay Tune sa 700 kilometers pero hindi natuloy. So sayang, pero at least itatanong pa rin natin yan pagdating natin ng LTO. Ipapakita natin yung picture para makita nila kung pasado nga ba or hindi. Tsaka dun pa naman, mga kuys, if ever na hindi papasasaan nila yung motor natin, panigurado, uuwi at uuwi talaga tayo. So update ko kayo, mga kuys, kapag nandun na tayo. So nandito na tayo sa Swal, so medyo malapit-lapit na rin naman na tayo. More or less, 30 to 45 minutes nandun na tayo. So update ko kayo mamaya, mga kuys. Yeah. Boundary na tayo, mga kuys, sa Laminos. Yeah! Laminos! So, medyo malapit-lapit na tayo, mga kuys, sa LTO. So, nandito na tayo, mga kuys. Emission Testing Center. Ah, dito. Yan. Tayo magpaparehistro. Hanap lang muna tayo ng mapagpaparingan natin, mga kuys. So, subukan natin makakuha ng video sa loob, mga kuys. Kung makalusot tayo, alam ko kasi bawal. So update ko na lang kayo maya maya, mga kuys. Yeah. So nasa loob ng motor natin, mga kuys. Inaayos ko na rin yung mga papel. Then sa emission na lang. Tapos pasok muna tayo sa loob ng ng office ng LTO. Update ulit kayo maya-maya, mga kuys. So nandito tayo, mga kuys, sa loob ng LTO. Siya pala, mga kuys, sinabay ko na rin yung license natin. At nagpa-professional na rin ako. So yung pinayaran natin, mga kuys, nilista ko dito. Bali, nagpa-medical tayo na 400. Tapos sa LTO cashier, ito yung 168. Tapos sa LTO license naman ang binayaran natin is 493. So yung total natin sa upgrade ng professional driver's license is 1,061 yung nagastos natin, mga kuys. So inaantay ko lang yung papel, mga kuys, para dun sa registration natin. At saka syempre, sinabay ko na rin yung pagpapa-transfer ng address, mga kuys. So naging requirements pala na hiningi nila sa akin, mga kuys. Syempre, medical. At saka yung ORCR, syempre, Xerox ORCR. Tapos, sedula para dun sa address na ipapalit nila, mga kuys. So yun lang yung pinakita ko sa kanila. Kumuha pa nga ako ng police clearance, pero hindi na daw nila yun kailangan. So sayang yung 180, mga kuys. Tapos yung sa mga kuys, yung sa nagastos natin dun sa rehistro. Ang nagastos natin dun sa MBIS ba yun, mga kuys, yung sa bagong nila ngayon, MBIS. Ang binayaran natin dun is 500.
Tapos dun sa emission, ang binayaran ko is 1,350. So, tapos nagbigay lang ako ng ano ng 100 dun sa nag-stencil nung motor natin. So, mamaya papakita ko sa inyo mga kuis kung ano yung mga napag-usapan namin, kung ano yung sinabi nila sa akin regarding din sa motor natin. So, sasabihin ko sa inyo lahat mamaya at ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung mga bawal na sinabi nila regarding sa mga motor natin. So, update ulit kayo mamaya mga kuis. Yeah. So, nandito na yung motor natin mga kuis. Ayan. So, ayan mga kuis. So, successful. At nakapagparistro tayo. So, wala naman silang sinita na iba. So, ito. Pakita ko sa inyo mga kuis. Para sa kanila, okay lang naman to. Yung blue water tsaka sa side mirror. Ayan. So, okay lang yan mga kuis. Tapos, bukod doon wala naman na rin silang sinita sa akin kahit sa shifter ko, sa pipe di naman na rin nila sinita, sa kulay ng mugs ayan di na rin naman nila sinita, sa upuan ayan, wala na rin naman na silang sinita sa akin mga kuis. Yun, so sana lahat tayo naliwanagan para dito sa motor natin. Then sa side mirror mga kuis pala, additional ko lang, dapat kasya yung license nyo, driver's license nyo kasya dapat dito. Tapos ano pa ba? Yun nga pala mga kuis, pinakita ko yung motor natin na naka big tire. Ang sabi nila is okay lang naman daw. Then tinanong ko rin kung sa mga naka rim set, ang sabi nila okay lang naman daw sa kanila yung naka rim set, basta yung tire nyo is standard. Standard yung tire nyo. Ayan, sa makina, kuli na makina, di rin naman nila sinita. Ayan, sa oil cooler, di rin naman nila sinita. Pati yung kanong caliper, pati yung caliper sa kabila, sa kaliwa, di na rin naman nila sinita. Pati itong fender natin, iba na din, di rin naman nila sinita. Yan, so far, mga kuis, walang bawal sa motor natin. Yan. So, lahat okay naman, pati mga gold bolts natin mga kuis, hindi rin naman nila sinita. So, yan mga kuis, sana lahat tayo naliwanagan na, especially sa blue water. Sa pag-install ng blue water, syempre dapat kailangan may sarili siyang switch. Hindi siya nakalagay sa gumagalaw na parte ng motor. Although sa mga gantong motor kasi, depende kasi yan mga kuis pagdating sa mga motor. Dito katulad nito sa Raider, kung napanood niyo yung video nila Colonel Busita, LTO at HPG, Raider din mismo yung naging model ng motor nila. So dito nakakabit. Ang point lang dito is na moving parts is dito sa shock. Dito, bawal dito kasi once na nag-play yung shock niya, possible, itong blue water niya is gagalaw din talaga. Unlike kapag nandi dito, steady lang siya. Mag-move lang yan once na inano niya yung manubela. Inikot niya yung manubela or niliko niyo, ganun. Doon lang mag-move yan. Pero dito, pag once na nalubak kayo, syempre, at may kasalubong kayo, gaganon-ganon yan. Possible na pwede pang tumingala yung inyong blue water. So, ayan, ano pa ba? Side mirror, yun lang naman yung sinita sa atin mga kuis nung na-checkpoint tayo sa Kalumpit, Bulacan. Tapos pinakita ko nga rin yung gulong natin na nakaano, okay lang naman daw din sa... Ulitin ko lang ulit mga kuis ha. Baka kasi na-skip na. Yung pwede naman sa kanila yung naka-rim set. Basta yung gulong nyo is standard. So, yun lang mga kuis. At sana naliwanagan tayong lahat dun sa naging issue sa atin regarding sa blue water at saka sa side mirror. At syempre mga kuis, kung may mga tanong kayo, comment lang sa ating comment section para masagot din natin agad. So hanggang dito na lang mga kuis. Ride safe always, work hard, let your success be your noise. Till then mga kuis, and see you on the next vlog. Peace!